Hello mga viewers, welcome back. Sa araw na to, magluluto tayo ngayon ng ginisang munggo sa pananghalian. So, ilaga muna natin yung munggo bago hanggang sa lumambot siya. Habang ginagawa natin yan, mabitas muna tayo ng mga sangkap natin sa likod ng bahay. Ayan. Kailangan natin ng sili. Itong sili na to, hindi ito masyadong manghang. So, maganda ito sa kasi nagbibigay siya ng aroma sa ating munggo. Kaya napakaganda talaga, in-encourage ko yung mga viewers na magtanim ng lagi natin ginagamit ng mga sangkap para hindi tayo pupunta sa stores. At saka iba talaga pag fresh ang iyong ingredients, kasi lalong masarap yung niluluto, lalo siyang iba. So ngayon kailangan natin ng kalabasa, mga dalawang tasa or isang tasa, okay lang yun. Then sili, kamatis, luya, sibuyas, bawang, hipon, at dahon ng ampalaya. So, una, gigisa muna tayo. Kailangan natin ng isang kutsarang mantika. Painitin natin ito. At dito, inuna namin ang bawang kasi yung mama ko ayaw niya ng bawang na hindi luto. Gusto niya lutong-luto. So, baliktad to. Inuna muna namin yung bawang. Tapos yung sibuyas. Pero yung lagay natin ng kamatis. Pero yung yung ideal, unahin muna yung sibuyas. Pag translucent na siya, saka ilagay yung kamatis. Tsaka yung garlic. Tapos isunod natin yung hipon. Nakita nyo, nilagay na natin yung hipon. Igisa natin na maigi. Tapos dagdag na natin yung munggo. Yung luto na munggo. Kung napasin nyo yung hipon, sinama na namin. Pero pwede nyo ilagay sa huli na kung yung gusto nyo na ayaw nyo. Kung ayaw nyo na lutong-luto yung hipon, pwede nyo idagdag na pag huli na. Pero sa case na to, ginisa namin yung hipon para hindi siya malansa. So, dagdagan din natin ng pampalasa, yung patis. Nagyan din natin ng asin. So, tantyain nyo na yan sa panlasa nyo. Kung ayaw nyo lagyan ng asin, pwede rin. Kasi yung patis, malasa na yon. So, depende yan sa panlasa nyo. Tapos, haluin ng mabuti. Tapos, medyo malapot yung munggo natin, kaya dagdagan natin ng tubig. Tapos, pakuluin natin. Ilagay pala natin yung kalabasa, ha? Pakuluin natin hanggang sa lumambot yung kalabasa. Pag malambot na yung kalabasa, ilagay na natin yung dahon ng ampalaya. Ayun. Tapos, takpan, kuluan. Tapos, mga saglit lang tong dahon ng ampalaya. Pag magluto kayo ng dahon ng ampalaya, mas maganda yung hindi nyo masyadong niluto kasi para hindi mawala yung enzyme niya, na yung enzyme na yun yung sustansya na kailangan ng ating katawan. So yun, takpan natin hanggang sa kumulong konti. Tsaka luto na yung ampalaya, yung dahon. Pwede na siya. So yun na yung ito na yung ating ulam sa pananghalian. Madali lang siya, mga guys. Napakasustansya pa at kailangan, at sagana din siya sa fibers. At alam niyo ba yung mga beans pala ay ayon sa mga doktor ay may anti-cancer properties pala ito. So
Yun, napakadali lang. I-try nyo mga viewers at don't forget to share and subscribe and see you next time. Bye-bye.